Thank you.
ang lahat ng nilikha mo'y sumasamba sa iyo. Ang aming bayay, pinupuri ka, itinataas, pinadakila. Ang aming puso ay isang umaawit sa iyo. Mapalad ang bayan na iyong ipinungkol, mapalad ang bansang sa iyo. Pinupuri ka namin. Hallelujah, hallelujah, pinupuri
umaga po sa ating lahat, sa mga kapatid pong nanonood ngayon, sa mga kapatid po na maaabot ng aming pagsamba. Hallelujah, Lord. Touch all of these people, Lord God. Touch all of us, Lord Jesus. And Lord, hayaan mo magpasalamat kami, Panginoon, sa umaga pong ito, Lord God, sa pagsamba namin. We will express, Lord God, our thanksgiving before your throne, Lord of grace and mercy, knowing and believing, Lord, that we are victorious because of Jesus Christ. Hallelujah, Lord. We praise your name, God. Hallelujah, Lord Jesus. We praise you. And now, let the weak say, ¡Suscríbete!
Yours is the name, the name that is safe, mercy and grace, the power to take me, and your love is all I've ever needed. When I wake up in the land of glory, when I wake up in the land of glory, with the saints I will tell my story, there will be one day. When I wake up in the land of glory, one more time. Oh, 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 Jesus, 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 just that name. Can we sing one more time? Come on, kind of lead up. And Jesus, 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 just that name. When I wake up in the there will be one day that I proclaim for the last time, when I wake up in the land.
Come on, everybody, worship the Lord. Worship the King of glory. Hallelujah, Lord. Oh, Jesus. Lord, we believe there's power in the name of Jesus. Nothing is impossible with you, Lord. Your name, Jesus, can only break the chains of bondages of these viruses, Lord, of all the sickness, Lord God, in this world. And even, Lord, the poverty in the whole world. And God, as we worship your name, as we sing songs, Lord, we declare, Lord God, freedom because of the name of Jesus. Oh, whoa, oh, oh, oh. Whoa, 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 whoa. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. Yes. To break every chain, break every chain, break every chain. To break every chain, break every chain, break every chain. There's power in the name of Jesus. Come on. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power. There is power in the name of Jesus. To break every chain, to break every chain, break every chain, break every chain. To break every chain, break every chain, break every chain. To break every chain, break every chain, break every chain. To break every chain, break every chain, break every chain. There's an army rising up. There's an army rising up. There's an army. There's an army. There's an army. To break every chain, to break every chain, break every chain, break every chain. To break every chain, break every chain, break every chain, break every chain. To break every chain, break every chain, break every chain. Glory to you, Lord.
provider, you're my comforter, my great healer, the lover of my soul, my God, that is who you are. Whoa, Lord! You are here, you're moving in our midst. I worship you, I worship you, I worship you. You are here, you are here, working in this place. I worship you, I worship you, I worship you, Lord. You are here, moving in our midst. You're moving in our midst. I worship you, I worship you. Are you? You're working in this place. I worship you. I worship you. Oh, 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 waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper. You are the darkness, oh my God. Whoa, oh, way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are here, you are here, touching every heart, God, touching every heart. I worship you, everybody worship the Lord in your houses. Darkness, my God, that is who you are. Oh, 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 way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Way maker, miracle worker, promise keeper. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Amen. Even when I can feel it, you're working. You never stop working. Let's declare it, come on. Even when I don't see it, you're working. Even when I can feel it, you're working. You never stop working.
our places, in our homes. He heals every broken heart. He bends every heart. He turns our lives around. Hallelujah. We praise you. We bless you. We give you glory, God. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Oh, oh, oh. Come on. Let's continue to worship the Lord. Our Lord and Savior. Everybody say amen and amen. Hallelujah. Thank you, Life Giver Worship, for that powerful and anointed praise and worship. Hi, I'm Coach Roma from Manresa Family Life under Life Giver Central. Nangungusap ang Panginoon sa akin sa Book of Haggai patungkol sa pagbibigay. Ito po ang kwento ng aklat. After 70 years ng pagkaka-exile ng Judah sa Babylon at pagdaan sa kamay ng mga malulupit na bansa, nagsabi si Yahweh, umuwi na sila. Sila ay bumalik noong 520 BC at namuhay ng maayos, naging maganda ang pamumuhay nila, mga tahanan at kabuhayan. Ngunit nakalimutan nilang itayo muli ang templo ng Diyos na binasak ng mga gamit. In Haggai chapter 1 verse 4, sinabihan sila ng Diyos na maganda at maayos ang kanilang mga tahanan, ngunit iniwan nilang wasak ang templo. Dalawang bagay ang pinahatid ng Panginoon through Prophet Haggai. Ito ay number 1, pag-isipan ng kalagayan. In verse 5, tinuturuan sila ng Diyos na i-assess ang kanilang kalagayan. Masaya ba kayo na may tahanan kayo pero ang bahay ko ay wasak? Ganyan ang sinasabi ni Yahweh. Pangalawa,
pag-isipan ang nangyayari sa kabila ng maraming mga tahanan. In verse 6, marami na kayo na ihasik, ngunit kaunti lamang ang inyong hani. May mga pagkain na kayo, ngunit kakaunti naman at hindi makabusog. May alak nga kayong naiinom, ngunit hindi naman sapat yung magbigay kasiyahan. May damit nga kayong naisusuot, ngunit giniginaw pa rin kayo sa taglaman. Kumikita nga ang mga manggagawa, ngunit kinukulang pa rin siya. At in verse 10, iyan ang dahilan kaya kahit ahmog ay hindi kayo napapatakal at ang inyong mga paningin ay hindi lumalago. Yan ang dahilan kung bakit kayo nakaranas ng tagtuyo. At dahil sa pagpapaalala ng Diyos, nagkaroon ng takot sa kanya at nakinig kay Prophet Haggai, sina Zerubbabel, Joshua at mga Israelita. In verse 13, nalugod ang Panginoon, kaya sa pamamagitan ni Prophet Haggai ay muli niyang ipinasasabi sa sambayanan. Nangangako akong kayo'y hindi ko pababayaan, kundi aking papatnubayan. Mula na sinimulan nila Zerubbabel, Joshua at mga Israelita ang pagpapatayo ng templo, sumagana sila at ang bayan ng Israel. Noong hindi pa itinayo ang templo, imbis na 200 kilo ang isang buntong trigo, 100 kilo lamang ang nakukuha. Imbis na 100 litong alak ay 40 lamang. Sinasalan pa rin ang kanilang mga pananim sa pamamagitan ng maiinit na hangin, amag at pag-ulan ng yelo. Pero dahil nung balik sila kay Yahweh, sabi niya sa Haggai chapter 2 verse 19, huwag kayong mabahala sapagkat mula ngayon ay pagpapalain ko na kayo. Nakaranas na ba kayo ng kasiyahan sa inyong puso dahil naibigay mo ang nararapat sa Panginoon ng walang takot o alinlangan? Ito ang gusto ng Panginoon sa atin, na unahin ang para sa Kanya bago ang mga pangangailangan natin. Tatlong bagay po ang natutunan ko dito sa kwento. Una, magbalik loob sa Panginoon. Ang mga gawi natin na makasarili ay pag-isipan at pagsisihan. Hayaan natin na mabago ang puso at pananaw natin bago ibuhos ng Diyos ang kasalanan. Pangalawa, huwag matakot magbigay dahil may pangako ang Diyos na hindi niya tayo pababayaan. Lalo tayong mawawalan kapag wala tayong tiwala sa Diyos. At pangatlo, magbigay ng handog na magpapasaya sa atin. Gusto ko lamang po ibahagi sa inyo ang aking maikling testimony itong panahon ng lockdown. Tinuruan ako ng Diyos sa lahat ng aking matatanggap na pera ay mag-ikapo. Magbigay ng handog at mag-seed sa templo niya, projects niya. Tinuruan niya rin ako huwag matakot magbigay, kundi ipagkatiwala sa kanya ang mga pangangailangan ko. At totoo nga ang faithfulness ni God, dahil nakita ko talagang siyang gumalaw ngayong quarantine season. Hindi kami nag-iimbak ng higit sa aming pang-araw-araw na pangangailangan. Noong nagsimula ang quarantine, sapat lang para sa 2 linggo ang aking binili. Hindi ko naisip na tatagal pala ng higit na 2 buwan ang lockdown. But God is faithful. Namangha ako kasi may pinadala si Lord ng mga provisions para sa amin. May dumating na 2 sakong bigas, mga gulay, delata, vitamins, face masks, at pera pa para sa pang-birthday ko. Hindi ko pa maisa-isa ang mga dumating sa akin. Pero higit sa mga yan, papasalamat ako sa Panginoon para sa proteksyon mula sa coronavirus na alam natin na kamamatay. Hindi lang yan, kundi ang pagkakaroon ng higit pang kapayapaan sa loob ng tahanan. Mas nagkaroon din kami ng pamilya ko ng oras para mag-usap, magkaintindihan, magtulungan, magluto at iba pa. Praise God. Higit po sa mga blessings sa amin ng Diyos, naniniwala ako na hindi lang tayo ang sasagana, kundi pati ang buong bayan natin kung tayo ay magbibigay. Kaya church, let's give. Amen?
So, if you are from Life Giver Central, Life Giver BGC, Elliptical, Metro, or Katipunan, you may go to www.lifegiver.ph/give for your giving. And for Life Giver Manila, PNB account will be flashed on screen, or you may go to Life Giver Manila Facebook page. For the rest of Life Giver churches, please refer to your respective Facebook pages or message your lead pastors. Happy giving! I know you are all excited to hear the Word of God. Prepare your Bibles, notebook, pen, and your loud Amen. Hi everyone! Welcome po sa ating online unified service. I am Pastor Michelle Santiago, the lead pastor of Life Giver Metro, and it is my honor to be speaking in front of you today. Grabe, 3 months na po since na-lockdown tayo. And for sure, marami na pong binago sa atin ng Diyos. We were shaken, yet we are not moved. We were tested, yet we have overcome. Sobrang bilib po kami sa inyong lahat dahil sa katatagan po ninyo. Kaya, sabihin mo naman sa katabi mo ngayon, congratulations, you have endured. Or comment down below, no? Ilagay mo naman, quote and quote, I have endured, kung isa ka sa mga talagang survivors ng quarantine na ito. Ngayon, I just want to personally share to you what moved me and kept me going during this quarantine. Like you, marami pong pinarealize sa akin si Lord. At marami siyang binago sa aking spirituality, lalong-lalo na sa aking attitude. And I'm excited to share it to you. And speaking of attitude, ano-ano yung mga binagong attitude sa'yo ni Lord ngayong quarantine? Can you share that to us through commenting sa ating comment boxes? Dahil yan ang focus natin ngayon, ang Beatitudes during Jesus' Sermon on the Mount. Alam ko po na sobrang familiar na kayo dito, kaya iisa-isahin po natin yan. But before that, let's pray. Father, you are here in the midst of us. Even though we are just meeting together through screen, I know that you are connecting all of us. Right now, I pray that the Holy Spirit will continue to open our hearts, our minds, our whole being as we hear your word today. Excited po kaming mabago. Itong salita na ito ay hindi lang dagdag kaalaman sa amin, pero ito ay magdadala ng pagbabago sa aming buhay, pag-uugali. We love you, Lord. We praise you in Jesus' name. Amen and amen. Now, let's talk about the Sermon on the Mount. Sabi po ni St. Augustine, this is a perfect standard of a Christian life or for a Christian life. Si Jesus dito, pinreach niya yung preaching na ito, itong sermon na ito as a king. Bilang hari, explaining what he expects his people, his children to do in his kingdom. Actually, nung start ng January, I was praying to God, no, yung leading niya sa panibagong church na binuksan natin, which is Life Giver Metro. I was seeking for His word, saan niya idadala, anong direksyon ng simbahan natin. At wala pong ibang inimpress sa akin si Lord, kundi lead them back to the Bible. Teach them the standard of the kingdom of heaven. Ang tanong ko lagi, paano ba tayo mabubuhay as Christians? Paano ba tayo mabubuhay bilang Kristo? Ang daming naghanap sa Facebook, naghahanap sa libro, naghahanap sa ibang tao. Nasa Bible lang pala natin madidiscover. Lalong-lalo na sa Sermon on the Mount. If you want to know again the standard of a Christian living, nasa Sermon on the Mount daw po yan. It doesn't only deal with salvation, but also with how a disciple should live according to the standards and ethics of King Jesus. Kaya pag in-apply natin ito ngayon, especially this quarantine, hindi na tayo kakabahan ano ba yung standard ng living pag bumalik na si Jesus dito sa lupa. Now, this should be us as we live as His disciples here on earth. Now, itong Beatitudes na ito is also the beautiful attitudes. It is described as
the character of the kingdom, the constitution of the kingdom, the manifesto of the kingdom, or the kingdom living and lifestyle. Ulitin ko ah, the attitude of the kingdom. Ito pala yung meron ka at ginagawa ng isang taong nasa poder ng Panginoon. And take note ha, it is the being attitude, not the doing attitudes. It is not something you do. It is who you are. Again, this is who you are, not what you do. The beatitude is the heart and must be the heart of every believing disciple. Dito naka-base kung sino ka. Your attitude is the core, the heart within your heart, and this is the real you. Kaya we must pattern this attitude with the King. At itinuro ni Jesus mismo sa kanyang teaching, ano ba dapat ang attitude mo na attitude niya? Are you here? Now, let's read the Beatitudes po, no? From Matthew chapter 5, verses 3 to 12. Okay, it says here, "Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they will be comforted. Blessed are the meek, for they will inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. Blessed are the merciful, for they will be shown mercy. Blessed are the pure in heart, for they will see God. Blessed are the peacemaker, for they will be called children of God. Blessed are those who are persecuted because of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when people insult you, persecute you, and falsely say all kinds of evil against you because of me. Rejoice and be glad, because great is your reward in heaven. For in the same way they persecuted the prophets who were before you." May God bless the reading of His holy word. Alright, now, itong eight beatitudes na ito are divided into two. Yung first four focuses on our relationship with God, and the next four focuses on our relationship with men. Inisa-isa kung ano dapat ang attitude na meron ka pagdating sa Diyos at pagdating sa tao. And this time, I don't have much, you know, hour or time para i-discuss yung walong attitude na dapat meron tayo. And so right now, let me just reveal to you the first two, okay? The first two character or attitude we should have sa kingdom ng Panginoon, especially, no, during this quarantine. Are you ready? Now, let me read again the verses 3 to 4. "Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they will be comforted." Just want to highlight the word blessed. The word blessed is makarios. Alright? Say it with me, makarios. It means happy. But hindi lang siya yung sobrang saya ha, yung masaya ka. Okay? It also means to find approval or to be approved of. Meaning to say, this attitudes guarantees the approval of God in you. Okay? Not only that, no? Yung makarios dito also means joy. Grabe. Joy which has its secret within itself. Aba, may sikreto tong joy na ito, but nananatiling joyful in the midst of trials and in the midst of pain. This joy, okay, which is serene, untouchable, and self-contained. Come on. Itong joy is independent sa lahat ng chances at lahat ng changes sa buhay mo. Blessedness here is even though the world changes, even though the world hits you or the world gives you pain, still yung joy sa puso mo, nangingibabaw. Ang saya-saya mo, kay buhay na buhay ka, hindi ka stressful. Amen. Ngayon, dalawang bagay, no, na character na nagpo-produce ng blessedness, ng approval, ng happiness, at ng joy sa buhay natin. That distinguishes you as a disciple of Jesus Christ. Unang-una po na attitude na dapat meron tayo, especially in this quarantine season, number one is nothingness. Say it with me,
If you heard it right, comment it down below, you know, nothingness. It says in verse 3, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Ito po pala ang foundation of all attitude. Ito po pala ang foundation of all character. Ano po yun? The poverty of spirit. Quote and quote, poor in spirit. Now, this word poor in Greek is putokos. It means to be desperately begging because one is in lack or bankrupt. Mag-mind-mind na lang dyan yung mga naranasang ma-bankrupt ngayong quarantine natin. It's so hard to be bankrupt. It's so hard, no, to lose what you have. Pero yun pala yung attitude na gusto ni Lord na meron tayo. To be like a poor beggar pleading for a greater spiritual breakthrough. And according to one theologian, no, si David Guzik, hindi daw ito yung sasabihin mo na wala kang value or insignificant ka, na wala kang kwenta. Hindi ko sinasabi sa sermon na ito na poor in the spirit, kaya think low of yourself, di ba? Maliitin mo yung sarili mo na wala kang value. Hindi po ito yon, no? Yung poor in the spirit dito is a confession. Say it with me, confession. That you are a sinful and rebellious man that is in need of God. My question is this, are you in need of God? That you recognize that you have no spiritual assets. Para bang spiritually bankrupt ka, yung walang-walang-walang-walang-walang-wala ka. Pero guys, ah, don't get me wrong, hindi ito yung sobrang walang-walang-walang-wala ka. Si Charles Spurgeon, yung pagka-describe niya sa poverty in spirit is this. The image of poverty here is yung hindi ka walang-wala. Hindi ka mahirap na mahirap. Hindi ka lugmok na lugmok. His picture was this. Meron ka ng lahat. You have everything. Mayaman ka. Yet, you still consider na wala ka. Are you getting my point? You still consider na wala ka ng lahat. You have everything, but you don't have everything. Di ba parang ang gulo-gulo na? But that's poverty in spirit. You have everything. Punong-puno ka na ng knowledge. Punong-puno ka na ng experience from God. Punong-puno ka na ng Holy Spirit. Alam mo yun, talagang on fire ka na. Grabe, araw-araw, minuto, nagde-devotion ka. Yet still you consider yourself na hungry for the presence of God. You still consider yourself na walang-wala, kaya you want more. Are you here? That all I need is God. I need God in my life, that I will never be complete without God. Now, my question is this, kailan po yung huling beses na nasa ganitong posisyon ka ng spiritualidad mo? Na walang-walang-walang-wala ka. Ilan na po sa atin, at guilty po ako dyan, nagmayabang na dahil meron na tayong enough knowledge and experience kay Lord at sa ministry. You've been through a lot. You went to a lot of places. You've been exposed to different churches in different cultures. Tapos ka na sa iba't ibang degree. No? Nakapag-master's degree ka na ng Bible school. Nag-SOD graduate ka na. Okay, ang dami mo nang napag-aralan, na-attend na seminar. Punong-punong-punong-punong-puno ka na. Nawala nang malugaran si Lord sa'yo. Wala nang space si Lord sa fresh anointing, sa fresh knowledge, sa new things na gusto niyang i-reveal sa'yo. Hello? Sabi ni Lord, this must be your attitude, that you are nothing. Alam mo, the more kang magkaroon, the more kang mawawalan. Our standard today is that I am spiritually poor. I am in need of God. At dito po ako binasag ng Panginoon. Sa quarantine, pinaintindi niya po sa akin na, oh, you've been traveling for mission.
you've been doing this and that, you've been studying, nagma-masters ka, nag-aaral ka pa, and all, ganyan. Punong-puno ka na, Shobe. Ang dami mo ng accomplishments, saludo na ako sa'yo. Pero may lugar pa ba ako sa'yo? Sa mga bagong revelation? Sa mga bagong experience na dapat mong ma-experience sa pagmamahal ko sa'yo? No, binasag ako ni Lord this quarantine. Tinanggal niya lahat sa akin. At yun yung ginawa rin ni Lord sa'yo. Tinanggal niya sa'yo lahat para maintindihan mo na walang-wala ka talaga. Ang meron ka lang ay si Lord. And I remember Apostle Paul, he said in Philippians chapter 3, verse 8, let me read it for you. Yes, everything else is worthless when compared with the infinite value of knowing Christ Jesus, my Lord. For this sake, I have discarded everything else, woo, counting it all as garbage, so that I could gain Christ. Kaya mo bang gawin po ito? You will consider all that you've learned, you've accomplished. Iipunin mo lahat, tas itatapon mo sa garbage bag. At sasabihin mong, Lord, iiwan ko lahat to. Kasi sa quarantine ko, gusto pa kitang makilala. Gusto pa kitang maranasan. You know, si Apostle Paul, tinapon niya lahat. Inalis niya lahat. Para lang po makilala si Jesus. Siya yung perfect example ng poverty in spirit. Kasi he had everything. Meron po siya ng lahat. May position po siya. May kapangyarihan siya. May boses siya. Yet everything is a garbage for him. Compared to the richness of knowing Jesus in his life. Again, when was the last time na ito yung nasa puso mo? Baka punong-puno ka na. No, paano ba maging nothing? Pastora, Shobe ate, how to be nothing? Walang ibang pumapasok sa aking verse kundi sa Revelation chapter 2 na sinabi ni Jesus sa Ephesus na go back to your first love. Sa sobrang dami mo nang naranasan, nakalimutan mo na kung saan ka nang galing. Alalahanin mo yung encounter mo, alalahanin mo yung life retreat mo, alalahanin mo yung araw na tinanggap mo ang Panginoon, on fire ka. Alam mo yon, yung hungry na hungry ka, na araw-araw sa devotions mo, uuwi ka ng maaga dahil gusto mo lang mapunuan ng word ni Lord, ng presence ni Lord, ng Holy Spirit ni Lord, balik ka po dun. Amen. Go back to your first love. Balik ka sa umpisa. Balik ka sa una mong pinanggalingan at tignan mo kung gaano ka nakalayo. Tignan mo kung gaano ka na bumagsak. Tutulungan po kayo ng Panginoon. Makakaalis po tayo dito. The first attitude that you should have as a disciple of Christ is nothingness. Grabe po, no? Ito pala yung standard ng kingdom ni Lord. Total dependence to the King. Ano resulta when you become nothing? Sabi ng verse, theirs is the kingdom of heaven. Hindi ko na ma-explain yun. Self-explanatory. The kingdom of heaven. Sa'yo po siya. The moment you consider everything in loss, that's the start of gaining everything in His kingdom. Saka mo makukuha ang lahat. Saka ka magkakaroon ng lahat. And I want to tell you, it is not a one-time, big-time decision. It is a decision we make every day that we are poor in spirit. Yung po yung ginagawa ko tatlong buwan na, Lord, kukulong ka sa kwarto. Lord, I want more. I'm nothing without you. Araw-araw na iyak, araw-araw na pleading po yan that we need Him. I need Him. Hindi mo kaya yung patakbuhin yung negosyo mo. Hindi mo kaya yung patakbuhin yung buong pamilya mo. Hindi mo alam. Punong-puno ka na. Kayang-kaya mo na. Hindi. I am nothing without Him. I need Jesus Christ. Ayan. Tinanggal na ni Lord sa'yo lahat sa quarantine. Tinanggal na ni Lord sa akin lahat sa quarantine na ito. Is this not enough indication that you are nothing without God? Pag-isipan po natin yan. You know, I have to be nothing before I gain something. And it is an everyday state.
all of Him, none of me. Can you say that with me? All of Him, none of me. And I believe that this is the foundation of all attitudes, right? Kapag ginawa niyo po ito, susunod na yung the rest. Meekness, mercy, forgiveness, spiritual hunger and thirst, and so on and so forth. Magsisimula when you become poor in spirit. The word is nothingness. My question is this, are you still full of yourself? Punong-puno na tayo ng worldliness, punong-puno na tayo ng social media, punong-puno na tayo ng pangarap, punong-puno na tayo ng worries, punong-puno na tayo. Pwede ba na itapon muna natin yan ngayon at sabihin natin, I want more of God. I am spiritually bankrupt. Again, though punong-puno ka na, I am spiritually bankrupt and I am in need of a Savior. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Number one, nothingness. Number two and the last, I'm done. Number two and the last is brokenness. Say it with me. If you heard me right, comment it down. Brokenness. Let me read verse 4. Blessed are those who mourn, for they will be comforted. Blessed are those who mourn. Blessed ang isang taong umiiyak, nalulungkot, mako-comfort sila. Isa pala yon sa normal attitude or normal character ng kingdom ni Lord. Kaya it's not new kung puro iyakan tayo ngayon. It's normal pala in the eyes of God. Now, alam nyo ba itong mourn na ito na nakikita ninyo ngayon sa screen, the word mourn, ginamit po dyan in Greek is the strongest word for mourning. Ano ba yung strongest word for mourning? Ginagamit po sa namatayan. It is used for the dead or loss of loved ones. That's the kind of mourning na mapuproduce ng blessedness, ng joy. Yung umiyak ka, yung hagulgol, yung pain na hindi mo ma-explain dahil nawalan ka ng mahal sa buhay. Blessed are those who mourn. Mourning here is godly sorrow that produces repentance to salvation. Yun yung gusto ni Lord sa atin ngayon. Yung mourning na nagpo-produce ng pag-iyak sa kasalanan at pagtalikod sa kasalanan. Alam niyo po, it is one thing to acknowledge that you are spiritually desperate for God, nothingness. But it is another thing to mourn over it. Yes, desperate ka, nothing ka. Umiiyak ka ba dun? Iniiyakan mo ba yun? Are you broken about it? Brokenness is like, Lord, I have sinned against you. Ang lamig-lamig ko na. Alam mo yung may gigil, yung may iyak, may panaghoy. Ayan. May deep pain, may deep agony, may deep sorrow na, Lord, I don't want in this situation. Ayoko na dito sa sitwasyon na to. Ayoko na sa kasalanan. Ayoko na sa fear. Ayoko na sa worries. Ayoko na sa lust. Ayoko na sa pornography. Ayoko na sa ginagawa ko araw-araw dito sa lockdown season. Maraming tao, matagal ng Christian, pero nagkakasala pa rin. Di po ako exempted dyan. Nagkakasala pa rin. At dahil matagal na po silang Christian, hindi na sila marunong humingi ng tawad. Right now, let God convict you sa mga ginagawa po natin inside our houses. If you are sinning, are you mourning for it? If you know you are backsliding, nagiging spiritually dry ka na naman, wala ka na namang ganang mag-life group, wala ka na namang ganang mag-training, wala ka nang gana sa lahat. Now, are you mourning for it? Are you broken about it and you want to get out of it? Or okay na yan sa'yo? If you are getting worldly again, are you mourning over it? If you are telling lies again, are you mourning for it? Or will you mourn for it? If you are thinking lustfully again, will you mourn for it? You know, I need this kind of attitude. The godly sorrow.
Yung deep sense of sorrow and grief in your heart because of that sin. Ayoko nito. Nga pala, yung sense ng brokenness dito is different from being broken-hearted, ha? Sa mga youth and YP dyan, hindi to yung broken-hearted na nakipag-break sa'yo or nag-ghosting. Nag-ghosting siya sa'yo, no? During this quarantine fling. But itong brokenness na ito is having a humble heart. Humble heart who needs the grace of God. Again, a humble heart that needs the grace of God. At ang resulta po nun, gratitude and thankfulness towards Him. Listen carefully. Without brokenness, you cannot release the presence of God within you. Kahit mag-live tayo araw-araw dito, kahit mag-kanta-kanta, sigaw-sigaw tayo dito every week sa live natin, and you are not broken. You are still sinning. You are broken. Walang presence ni Lord ang marirelease sa mga screen. Walang presence ni Lord na mararamdaman ng mga nanonood po sa atin. You know, without brokenness, you cannot be touched by the presence of God. Pansin mo, kahit anong gawin mo, wala ka naririnig na word of God. Nagba-bounce back lang sa'yo. Hindi ka natatamaan, hindi ka nababago. Bakit? Walang brokenness. Walang mourning. Walang paghingi ng tawad. Hello? Without brokenness, you cannot be used mightily by God. Only broken people are used by God. Hello? Without brokenness, you cannot reign with Jesus Christ. Now, I challenge you. Let's be broken. Para sa mga estudyante, extended tayo. Hindi tayo makalabas GCQ. Pwede ba natrabahuhin mo yung brokenness mo at nothingness mo? Now, what is the process of brokenness? How can I be broken? No? Una-una, no? Conviction. This is the first process, step of brokenness, conviction. Ito po yung pag-acknowledge, no? Na ito ka na, ito na yung nangyayari sa'yo na, nalalamig ako. Start to acknowledge. Start na umamin. At magpakumbaba na, I am experiencing this. I am not broken anymore. Acknowledge. That's conviction. Yung tumama na sa'yo, that will lead to contrition. Conviction will lead you to contrition, and yun yung contrition is a deep sorrow or grief in your heart because of sin. Dahil in-acknowledge mo na, iniyakan mo na, Lord, ayoko na. And that contrition will lead you to confession. To confess, to release that word na, Lord, nagkakasala ako. Lord, ito yung kasalanan ko. Lord, ito na po ako. Your confession should be as big and as bold as your sin. Huwag po tayong mahiya. Confess that. Hindi na po ako nagbabasa ng Bible. Hindi na po ako nagpe-pray. Puro na lang po ako ML. Puro na lang po ako social media. Umamin, i-acknowledge, have a deep sorrow, and then you confess. And the result is conversion. Conversion. And that is the complete turn around. Complete change. That's the end goal. That's the end goal of brokenness. Conversion. For you to change for the better. Are you broken? Basag po ba tayo ngayon? Basag po ba tayo araw-araw sa presensya ni Lord? Ang resulta po ng brokenness, you will be comforted. When you start to mourn over that sin, when you start to grieve, Lord, I don't want to stay here, then the God of comfort will come to you and rescue you from that danger, from that situation, and will bring you out. Dadalingan niya sa ilaw ulit. Those who mourn over their sin and their sinful condition will receive the promised comfort. Inaalaw po ni Lord ang grief. Inaalaw po niya yan, pero daan lang po yan. Hindi po yan yung final destination po natin. Amen. Sana ngayon magkaroon ka ng heart, no? Ng conviction na, Lord, makasalanan ako at kailangan ko ng tagapagligtas. Lord, mahina ako. Kailangan kita, Lord, bilang lakas.
Lord, nadadapa ako, nadapa ako. Lord, nahuhulog ako or nahulog na ako, Lord. Kailangan kita bilang sandigan ko. When was the last time, church? When was the last time that you grieve over that struggle? O sabi mo sa sarili mo, kaya ko tong palagpasin, kaya ko tong pagtagumpayan, di mo po kaya. When was the last time that you grieve over that sin? When was the last time you grieve over that problem in your life? Ladies and gentlemen, God wants you to mourn. Mourn. Mourn over it. At saka ka makakaranas ng breakthrough. Amen. You know what? Breakthrough starts when you become broken in the presence of God. Again, it starts with conviction, contrition, confession, and conversion. Amen. What are the two attitudes na meron ka dapat as a disciple of Christ? Nothingness and brokenness. This will bring out the blessedness, the happiness, the joy that you've been waiting all your life. Church, in this very short preaching, pwede po ba na practicein po natin ang dalawang attitude na ito? We are so vulnerable right now. Onting galaw lang, sobrang apektado na po tayo. Sa news pa lang, sobrang triggered na po tayo. For the young people, we have nothing to do. Yes, we have online classes, but after that, we have nothing to do. And we're so open for testings, for temptations, for sins. Lalong-lalo na nakaharap tayo lagi sa screen po natin. Anong pinapanood natin sa YouTube? Anong pinapanood natin sa Facebook? Open na open yan. And it can lead you to commit sin na pagsisisihan mo. And maybe, or maybe some of you, sa quarantine, mas naging busy. Mas naging busy sa trabaho, mas naging busy sa dapat tapusin. At naging punong-puno na tayo. Ngayon, God is bringing us back to basic. New normal. Ito yung normal sa kingdom ni Lord. Nothingness and brokenness. I don't know what you have experienced during this quarantine. 3 months tayong hindi nakita. Through online lang. Maybe some of you have failed. Maybe some of you have become more busy. Maybe some of you felt that dryness in your heart, that stagnancy. Sabi ni Lord na itong dalawang attitude na ito makakapagligtas sa'yo dyan. Be nothing again and be broken again. Right at this moment, I just want to minister to you. Just want to minister to you wherever you are. I don't care if you're alone or you're with your family. Huwag kang mahiya ngayon, kasamang pamilya mo. It's between you and God this time. I just want you to close your eyes. Holy Spirit, come to each and every houses. Right now, na umaatin sa aming unified service. We are far from each other, but we are connected with you and through you. So Holy Spirit, I can deeply feel and sense that you are with us right now. You are convicting us of all our sins, our situation. Right now, as you close your eyes, can you evaluate yourself? Kamusta ka na? What's your attitude during this quarantine? Ano na yung performance mo sa spiritual life mo during this quarantine? I want you to assess. I want you to assess. Let there be conviction. Let there be acknowledgement. Yes, the Holy Spirit, lead this person right now. Lead mo siya. Tulungan mo siyang maalala. Tulungan mo siyang ma-acknowledge kung anong sitwasyon niya. Yes.
Shikaralayaraman. Acknowledge. And if you have already acknowledged, right now let there be a deep sorrow. Lord, let there be deep pain, agony, bigat sa puso. Lord, ito na ang sitwasyon ko. Kailangan ko ng tulong. I need a rescue. Right now, pray, Lord, let there be a contrition. Come on, deep sorrow, deep pain, agony. Lord, I don't want to be here. I don't want to be in this situation. Lord, ayoko yung masyado akong masaya. Di na ako nagpapasalamat sa iyo. Lord, ayoko naman din tong masyadong malungkot na nade-depress na ako. Na iniisip ko na wala talagang Diyos. Lord, right now, come on, acknowledge. That's right. God is here. God is here. Ura ba shika tandayara ba? And so confess. Confess right now, Lord. Punong-puno na ako ng sarili ko. Di ako spiritually bankrupt. I'm so spiritually rich. Yaman-yaman ko na wala ka ng space na gumalaw sa buhay ko. Okay na ako dito. Contento na ako sa meron ako. Contento na ako sa life group lang. Pero walang devotion. Lord, contento na ako. But right now, you're convicting me. I confess it. I confess my sins. I confess my negligence, O God. I confess, Lord, yung complacency. Yes, God. Yes, lumalabas na. Lumalabas na yung nothingness. Lumalabas na yung brokenness. Let's continue to do it. Let's continue to pray. Thank you, Jesus. And right now, if you have confessed, God is listening to you. I pray for the blood of Jesus to cover you, to cleanse you, to purify you, and make you a new person. Receive the brokenness, the nothingness that leads to conversion. God is making you new. Ngayon, sa Holy Spirit, binibigyan ka ng desire na maging maapoy ulit sa spiritual life mo, na maging eager ulit umatin ng life group, maging eager ulit sa training, maging atat ulit sa life, sa one-on-one mentoring. Yes. God is giving you that fire once again, that desire once again. Oh, Rabashikara. Yes, God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. You are here in our live service. Thank you, Lord. Ngayon, again, sabi mo that this is not a doing attitude, but a being attitude. Lord, today we decide and we commit that we will not do it. But this will be our identity. This will be who we are starting today, that we have this nothingness and brokenness inside of us. Oh, thank you, Lord. And if you are new here, if this is your first time to join us, in-invite ka ng Life Giver to join this online service. This is not an accident na dinala ka po ng kaibigan mo dito. This message is really for you. You've been so full of yourself. But God is telling you, you are complete with God. You are complete with Him. So I challenge you, surrender your lives to Jesus. Accept Him as your Lord and Savior, and you will never be the same again. And if you are that person, if you want to experience a new life with Him, follow me in this prayer. Say, Dear Lord Jesus, I confess my sins. Forgive me. Renew me. Refresh me and make me new. I open my heart. I accept you as my Lord and Savior. Lead my life starting today. Govern my life starting today. And I want to experience you more. Thank you, Jesus. Amen and amen. If you have prayed that prayer, receive the salvation of Jesus Christ. It's for free. It's for free. Receive that. And to all our members right now, I want you to lift up your hands. Lord,
we receive this attitude. Siguro kaya na-extend yung quarantine namin para may time pa kami mag-evaluate ng aming sarili. Continue to talk to us in our devotional life, in our prayer life, in our solitude. Continue to speak to us. Ngayon, excited kami, maranasan ka pa araw-araw. Excited kami, Lord, na marinig ka pa, Panginoon. Salamat po sa ginagawa mo sa amin ngayong quarantine. In Jesus' name, and everybody say, Amen. Pinakamalakas sa palakpak para sa Diyos. Wow! I'll give you time, no? Can you hug your mom, your dad? Okay, your siblings, comfort them. Yeah, na-receive nila yung comfort ngayon. Wow! Ngayon, if you have prayed that prayer, if you have received the word of God, grabe, sa'yo ang kingdom. You will inherit the kingdom of heaven, and you will receive the comfort you have been praying for. Receive that. Amen. Pinakamalakas sa palakpak. Again, it is a privilege for me to preach to all of you. Amen. Kaya, before I finally close this in prayer, after this live, may ipa-flash po kaming question for everyone. And so, please gather as a family, 2x2, or kung nahiya kayo, okay, wag na as a big family, no? Pag-usapan ninyo yung question of the day po natin. Are you blessed? Amen! Maraming salamat po for staying till the end ng ating online service. Grabe po, pagpapalain po tayo ng Panginoon on behalf of Bishop Manny and the rest of the pastoral team. Maraming salamat po for staying strong. Please always remember that we are praying for you, that you are not alone in this endeavor. Everybody, let's all stand up. Let me pray for you as God bless all of us. Father, I pray that you keep this family, this person, Lord God. You sustain them. You bless them, O God. Lord, lahat ng kanilang prayer, Lord, ay sagutin mo. All the desires of their hearts, Lord, fulfill it. Pray for 100% protection from the virus, from sickness in their families and in their houses. Today, we will apply this nothingness and brokenness in our lives and in our families starting today. We receive the blessings and we receive the favor. In Jesus' name, and all God's people say, Amen and Amen. Again, this is Pastor Michelle Santiago saying, see you next week!